Ginagamit natin yung that kapag ang tinutukoy natin ay isang singular subject, meaning isa lang. Pero ginagamit natin yan kapag ang singular subject na tinutukoy mo ay malayo sa'yo. Ang kabaligtaran ng that is this. So, this kapag malapit sa'yo, yung singular subject na tinutukoy mo, that naman kapag malayo sa'yo. Yung those ay kabaligtaran naman ng these. Ang those ay ginagamit kapag ang subject mo ay plural, meaning more than one. Pero tandaan natin na ginagamit nga ang those when you're talking about your plural subject na malayo sa'yo. For example, that is mine. Pwedeng that lang yung subject sa sentence mo. That is mine. Ibig sabihin, tinutukoy mo yung brow liner na nasa mesa. Pwede rin that brow liner is mine. That plus a noun. Yung noun sa sentence na to is yung brow liner. That brow liner is mine. Those are mine. Those kasi higit na sa isa yung mga brow liners na nasa mesa. Parehas lang yung structure sa sentence mo kapag ginamit mo yung that, you can just use those as your subject. Those are mine. Ibig sabihin, tinutukoy mo yung dalawang brow liners na nasa mesa. Or, those brow liners are mine. So, those plus a noun. Yung noun sa sentence na to is yung brow liners. Those brow liners are mine.